DBM. Sir, pwede po ba magtanong? Kasi sabi kasi nila mahina daw yung totoo kaya sabi nila mahina daw yung support ni BBM sa Mindanao. Hindi totoo yan. Na who is struggling sa survey, 70% na Mindanao ay sumusuporta kay BBM Sara Tandem. So, eto nga, kami nandito. Apo. Papa, sige po. In fact, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, Mindanao ang pinakamalakas. According sa survey, no? And we can attest for that, no? Bakit malakas si BBM, no, sa Mindanao? Yun ang tanong. Papa. Kasi maraming natulog ang una-una ang kanyang ama. No? Noong time ng presidente, totoo, nagkaroon ng giyera. Yes. Pero in-address mismo ni the late President Ferdinand T. Marcos. Kaya nagkaroon ng peace negotiation, nagkaroon ng Tripoli Agreement, no? And hanggang ngayon, no? Nare-remember pa yan ng mga taga-Mindanao yung tulong. So, maraming supporters ang mga Marcos. BBM to BBM. No? More so si BBM sa Mindanao. Kami na po yan. Sana po kayo doon. Yes. Sampu ng aming mga pamilya, lahat sabay-sabay kami susuporta kay BBM. Walang involved na pera sa sarili po namin gastos. No, because of naniniwala kami na siya ang magiging susi ng kapayapaan natin sa Pilipinas. At siya yung magbubukod-bukod sa atin. Nakita na naman natin sa pag-uugali ng isang leader na Bongbong Marcos, kahit ano pang batikos ang tinitira sa kanya, no, hindi siya nagre-react ng masama. Bagpus, sinasabi pa niya yung pagkakaisa. Yun ang ganun ang klaseng leader ang gusto natin, no? Hindi yung pag tinira mo, titirahin ka ulit, no? Na gaya ng ibang tumatakbo. No? Ayaw natin ng ganun kasi divisive. No? Paano tayo magsasalita ng kapayapaan, pagkakaisa? Kung mismo tayo ina-atake natin isa-isa ang kasamahan natin. Porket katunggali natin, no? Hindi dapat ganoon. Dapat magbase sa platforma. Kasi yun naman ang gusto natin, yung platforma. Hindi yung sisiraan ng isa't isa. Para lang gumanda ang mukha ng isa. No? Hindi ganoon ang klaseng politics na gusto natin. Ang gusto natin politika, yung base sa platforma. At saka pag-uugali ng isang leader. Hindi yung tipong gigirahin ng lahat, no? Para lang magtagumpay siya. Ayaw po natin ganong leader. Kami po, dumaan na sa gera. Bugbog sarado po kami. Ako taga Sulu, no? Bugbog sarado ang Sulu. Swerte po kami. Dahil napag-aral kami ng matiwasay ng aming mga magulang o kahit maging ganon ang sitwasyon. Pero karamihan sa amin, tumakabataan namin, time ng gera ay maraming hindi napag-aral kasi sa sitwasyon. Nag-ipakwit sa kanya-kanyang lugar kasi nga sa gera. Ganun pa man, time ni President Ferdinand Marcos, in-address niya yan, yung true sa mga scholarship. Maraming naging scholar na ngayon na successful na sa businessman o sa career nila ang naging scholar ni the late President Ferdinand C. Marcos. Yeah, patunay yan yung ating kasamahan saan? Saan na siya? Isa po siyang scholar ng bayan. Sabi niya kung hindi siya naging scholar ng
ng ni President Ferdinand Marcos noon, eh dalawa na lang ang mangyayari sa kanya. Sa na sa bundok siya o patay na siya ngayon. Pero nagkataon, nabigyan siya ng oportunidad na maging scholar. Ngayon, successful siya sa buhay niya. Yun ang sinusukli niya. Yung pagtulong kay BBM dahil sa yung naranasan niyang tulong galing sa tatay. Tinanaw niyang utang lalo. Okay po, may tanong lang po ako, kuya. Pasensya na po ha. Kasi marami pong nagsasabi na ang panahon daw ng Marcos ay napaka-corrupt. Totoo po ba kaya kayo? Ano po yung masasabi niyo po? Yung panahon ng Marcos? Opo, yung tatay niya po. Marami po. Masasabi noon mga komunista. Opo. No? O saka oposisyon. Pero nakita natin ang daming proyekto pala ni Ferdinand D. Marcos noong time noon. No? Hanggang ngayon, nakikinabang tayo. Eh samantala yung iba na naging presidente, no? Nasabi nila sila yung pagbabago, no? Yung noon, mga dilawan. Ilang taon sila namuno sa bansa natin. Imbes na umangat tayo, mas lalo tayong nalugmok sa kahirapan. No? Yung time ni Ferdinand D. Marcos, isa tayo sa mga malalakas na bansa. No? Isa tayo sa matinitingala. Nung nawala si Ferdinand D. Marcos, hindi presidente, ano nangyari sa atin? Doon na maraming korupsyon na nangyapin. Na hindi naman natin, hindi na tayo pwedeng pagsinungalingan, no? Alam na natin kung anong nangyari sa atin. Gaya ninyo, andyan naman yung internet, no? Andyan lahat yung mga evidences, no? Alam natin kung sino nang nayagpag sa time nung sila namuno. Sino yung kumita, no? Tapos ngayon, itutuon nila sa time ni Ferdinand D. Marcos. Ngayon, gising na po ang mga tao. Nakikita natin po bakit ang lakas-lakas ni BBM sa survey, no? Sa tingin niyo po kaya yung mga tao na susuporta kay BBM, kung nakikita naman ng tao na isa siyang masamang leader, no? Bakit bumababa yung ibang survey? Dahil wala nang tiwala sa kanilang tao. Si BBM, ilan ang percentage, ma'am? Ilan ang percentage sa... Sir, tanong kami, sir. Kami po yung nagkakali survey. Oh, kayo po yung nagkakali survey. Talaga naman pakikita niyo po na yung iba ay bumabalik na kay BBM. Bakit? Rami. Bakit siya bakit ang mga tao malaki ang tiwala nila kay BBM? No? Tanungin nyo lahat yung sakali, wag na lang po kami kasi kami even na BBM talaga. Pero yung mga tao na nasa yung mga simpleng buhay, tanungin nyo sila bakit nila gusto si BBM. Yun lang po, no? Yung maso, bakit? Hindi lang po yan dito sa Metro Manila. Lahat ng sulok ng Pilipinas, no? Ganyan, the same ang issue, the same ang support nila, no? Tanungin mo lahat. Puro BBM, Sara. Tuwan-tuwa sila nung si Sara nagtandem yung dalawa. Dahil lalong lumakas, sir. Kalaban yung dalawa. Lalong lumakas. Lalong lumakas yung dalawa. Lalong lumakas, no? So, dito makikita yung tiwala ng tao, no? Kay BBM at saka si Sara. Yung tiwala sa pamumuno niya sa this coming election. So I hope maging peaceful tayo sa next this coming election. Gusto natin yung tao talaga, yung pumili, walang lokohan, no? Walang dayaan. Dahil gusto rin natin na yung tao ang pipili. Nangyayon ang gusto nilang leader. Yes, tama. Ganun po. Ano ang mga
Yes, nag-o-organize kami sa mga grassroots level, no? Yung mga watchers, talagang in-educate namin na bantayan, maigi ang proseso ng sa araw ng eleksyon hanggang matapos. So, pag tao ang sumali dyan, no? Komportable tayo sa paglabas ng outcome ng eleksyon. At hindi lang nag-organisa, no? Pinaplano namin na magkaroon ng talagang quick count sa PNP, no? Alam mo naman nasa ano na tayo ngayon, no? Age of no? A modern age tayo. Sa cellphone, lahat halos meron ng cellphone na camera, no? Pwede na agad i-send yung ano, yung outcome sa each pressing, no? So magkakaroon po yan ang ating partido, yung Partido Federal ng Pilipinas. Yan po ba sir ay voluntary or may mga silang nakukuha sa pagbabantay po ng boto? Voluntary po. Maraming gustong mag-voluntaryo. Nakita naman natin kung gaano karaming movement, parallel group na nagsusutan na in support kay BBM at kay Sara, no? Sila yan ang magbabantay, no? Walang ibang compensation, financial compensation. Gusto lang nila magbantay, magboluntaryo. Nakikita natin, hindi yan yung tipong binabayaran ng aming mga isuporte ni BBM para lang mag-attend ng motorcade o rally kung ano man, no? Gaya ng iba. Hindi po, voluntary po lahat. Sir, isang tanong,